Hey! Andito na naman ang iyong Kuya Architect, and this time, ating mga banyo naman ang ating pag-uusapan. Ano-ano ang dapat iwasan sa pagdidesign ito? Manood para matuto! Welcome back sa another video ng ating Kuya Architect channel. And as always, kung hindi pa, please do subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. So para sa atin, ang banyo ay isa sa mga essential spaces ng ating bahay. Dapat maayos, madaling linisin, at dapat presentable ang loob nito. Pero ano-ano nga ba ang pagkakamali sa pagdidesign nito? At papaano ang may ito ay maiwasan? 5 Common Bathroom Design Mistakes. Anyway, pag may nakita kayo sa plano na T&B, toilet and bath ang meaning nun. Kasi pinagsama na ang area ng paliligo at pagto-toilet. Pero dito sa atin, mas kilala ito bilang comfort room or CR. But in this video, gagamitin natin ang term na bathroom. Kasi common naman dito sa Pilipinas na combine lang yung ating paliligo at saka pagto-toilet. So now, let's proceed sa mga design mistakes na maaari nating magawa sa ating mga banyo. Mistake number 1, poor layout. So, may tamang layout na sinusunod para sa mga iba't ibang plan ng banyo. May banyo kasi na pa-square or di naman kaya rectangular yung plano. Isa sa common mistake sa pag-layout ng banyo ay ang placement ng mga fixtures nito. Gaya ng lavatory or yung lababo, yung toilet bowl, o kilala rin bilang water closet, at ang shower. So, ang standard layout nito pag rectangular ang plano ng banyo is first, nearest to the door should be the lavatory o yung lababo. Kung kasi example, maghuhugas ka lang ng kamay o mag-freshen up ka ng yung face, hindi mo na kailangan pumasok pa sa ibang part ng banyo. Diretso ka na sa salamin at sa lababo. Then, ideally, next to it is the toilet bowl. Then, sa far side naman yung shower. There are two logical reasons for this layout. One, it separates the dry area from the wet area. Dry area yung lavatory or lababo at yung area ng toilet bowl. Dry ang tawag sa area yun kasi hindi naman natin gusto na basa yung floor or yung counter ng ating lababo o basa yung toilet seats natin. This area should be kept dry all the time except pag gumagamit na tayo ng water supply dun sa mga fixtures na to. Wet area naman ang tawag sa shower area kasi hindi naman talaga maiwasang mabasa yung floor at saka yung walls habang naliligo tayo sa shower. Kaya wet area ang tawag doon. So again, this layout separates the dry area from the wet area. Then in terms of plumbing, mas ideal na ang flow ng water ay mag-start sa shower. Dahil dito ang may pinakamataas na pressure requirement. Then the water can run to the bowl and to the lavatory. And in terms naman sa waste and sewage disposal, pag nakalinya ang mga fixtures, mas madali rin ang pagkakabit ng plumbing works dito. Now, pa-rectangular plan na banyo, punta naman tayo sa square one. Paano nga ba kung square at limited space lang ang banyo mo? Well, you can have this kind of layout. Again, directly opposite ng door ay ang lavatory or ang lababo. And then, magkatabi ang toilet bowl at ng shower, gaya nito. Siyempre, mas flexible ang magiging layout kung mas malaki-laki ang mga area. But kung limited talaga ang space, this can be the best layout. Kung limited naman ang width ng banyo, just make sure na ang toilet bowl ay may minimum na 0.40 to 0.5 meters na gap mula sa pader ng banyo para comfortable naman ang pag-upo sa toilet bowl. Isa rin sa dapat tandaan for toilet with smaller area ay ang swing ng pinto. If gagamit ka ng swing door, which is very common, better kung ang swing nito ay pa-outside or palabas, hindi papasok or paloob. Kasi pag smaller area ang meron ka, makaka-obstruct ang inside swing door sa paggamit mo ng mga toilet fixtures o baka mahirapan ka rin lumabas. So, ideal talaga na outside ang swing ng door na gagamitin for smaller area ng banyo. Anyway, ang standard lapad or width ng ating bathroom doors ay 0.6 to 0.7 meters. While you can also use barn doors, a pocket door, or a bi-folding door for bathrooms with smaller areas para hindi maka-obstruct ang door panel inside sa ating mga banyo. Just make sure na properly installed ito to avoid gaps. Anyway, meron tayong video about this space-saving doors dito sa ating channel. Check them out later. Ilalagay ko ang link sa comment below. So yun ang ilang tips to avoid wrong layout sa ating mga bathroom para convenient at comfortable ang paggamit natin ito.
Mistake number 2, wrong floor leveling. So, isa sa magandang katangian ng isang properly designed na bathroom ay ang ease or ang dali ng pag-drain ng tubig nito, especially sa shower area. Pero ang iilan sa atin ay may problema sa pag-drain ng tubig sa ating mga bathroom floors. May mga parts ng banyo kung saan naiipon ng tubig at nagiging stagnant. And time to time, sinisweep mo ito para lang ma-drain. Ang mga naipong tubig ay maaaring pamahayan ng mga bacteria or mga molds at gawing mas slippery ang ating mga bathroom floors that may cause some accidents. Ang pinaka-common na dahilan kung bakit hindi properly na-drain ang tubig sa ating bathroom floors ay ang maling floor leveling. Dapat kasi hindi totally flat ang floor tiles sa banyo. Dapat nakaslope ito towards the floor drain. Kung nakakita ka ng lines na ganito sa drawing, ito yung cut ng tiles. Again, para ang slope nito ay papunta sa floor drain para maiwasang maipon ang tubig at hindi ma-drain. At advisable din na ang shower area ay may mas mababang floor level sa other parts ng banyo para hindi kumalat ng tubig sa ating floor areas, especially kung naliligo tayo. Mga 1 inch ay sapat ng depression para sa level ng ating shower area floor. Ideal din na may depression ang floor ng ating main bathroom sa floor level ng labas ng banyo for the same reason. Kung hindi mo naman mababaan na yung floor level ng banyo mo, you can use a Zucalo. Ito yung very low wall or ledge gaya naman ito para ma-separate ang flooring ng dry at ang wet area. You can also install shower curtains or glass partitions para sa ating shower para confine lang yung water sa shower area kung naliligo tayo. And it is also advisable to have at least 2 floor drains, isa sa dry at isa sa shower area para mas efficient ang pag-drain ng tubig. So, para maiwasan ang pag-iipon ng tubig sa ating mga bathroom floors, siguraduhin ang proper slope nito sa ating mga floor drain. Mistake number 3, not using water-resistant materials. Well, may nagtatanong sa comment section kung pwede ba daw ang vinyl tiles sa banyo. Well, isang malaking no. Water-resistant man ang mismong vinyl tiles, ang adhesive naman ito ay most likely hindi. Magbabakbak lang ito dahil sa moisture at sa tubig. At madulas naman yung mga karamihan sa vinyl tiles. Very advisable ang paggamit ng linoleum and laminated wood panels, especially sa flooring ng ating mga banyo. Again, water exposure can damage these flooring materials. Pinaka-ideal ang paggamit ng ceramic tiles para sa ating mga banyo for easy maintenance and water protection for our bathroom floors and walls. Pero dapat nating tandaan, non-skid or may texture ang surface ng ceramic floor tiles na gagamitin natin para sa ating bathroom floors. If may iwasan, huwag gumamit ng plywood, especially kung hindi marine, sa kisame ng ating banyo. Mas ideal ang paggamit ng mga moisture and water-resistant materials gaya ng fiber cement board or kung mas may budget, gumamit ng PVC panels. Kung gagamit naman ng wood board sa ating mga counters at cabinets sa loob ng banyo, mas ideal ang paggamit ng marine plywood kaysa mga particle boards. Pwedeng gamitan ito ng pintura or pwede ring tapalan ng laminate. Pwede ring gumamit ng PVC cabinets for better water resistance. Siguraduhin din na kung may bakal na fixture or hardware gaya ng cabinet handles, hinges, wall hangers, at iba pa ay made of stainless steel or aluminum para makaiwas sa pangangalawang. Mas ideal din ang PVC or WPC kung mas may budget na bathroom door panel kaysa wood or kahoy na pintuan dahil mas water resistant ang mga materials na ito. Pwede din gumamit ng aluminum doors para sa ating mga banyo. Again, ang kahoy or ang wood can have molds if in contact with moisture or water. I-avoid din natin ang mga wallpapers, foam stickers, wood, and fabric accessories. And please lang, huwag niyong lagyan ng carpet o iba pang materials na highly prone sa moisture and water absorption para iwas damage, bacteria, and molds sa ating mga banyo. Again, use water-resistant materials para sa ating mga bathrooms. Mistake number 4, no proper vents and traps. If bumabaho ang banyo nyo, aaring walang proper ventilation ito. Well, ideally, dapat may bintana ang banyo for air ventilation. And of course, para pumasok ang sunlight na may UV rays na nakakapatay ng mga bakterya sa loob ng banyo. So ideally, pag may bintana, dapat naka-align ito sa mga fixtures tulad ng lavatory or especially sa ating mga toilet bowl. Again, air circulation and sunlight kills bacteria na maaring cause ng pamamaho ng ating mga banyo. Now, if walang bintana sa banyo, like in some cases, at least lagyan ito ng vent. Pinaka-common ito ay makikita natin sa ating mga door panels tulad ng mga PVC doors. Ganyan.
ito. O pwede ring maglagay ng overhead louver vent sa taas ng walls or sa pintuan ng banyo. At least hindi ganun kakulob yung hangin sa loob ng bathroom. Better yet, kung may budget, magpalagay ng mechanical vent sa ating mga ceiling. Siyempre with ducting ito, palabas ng ating mga bahay. Also, pag sinabing vent, may tinatawag tayong vent through roof. Ito naman yung vent para sa mga waste pipes. These vents allow the entry of air sa ating drain pipes para ma-maintain ang pressure sa loob ng mga pipes na ito na nagpapadali sa pagbaba ng mga dumi or tubig sa ating mga fixtures. If wala ito, maaring magkaroon ng backflow or hindi tuluyang bumaba ang wastewater to the main sewage pipes. Kaya always check kung may vent roof ba sa iyong piping. Speaking of piping, isa sa dapat hindi kalimutan ay ang paglalagay ng traps. Ito yung S or ang P-traps. So ano nga ba ang mga importance nito? Well, ang mga traps na ito ay designed to be installed below the drain ng lababo or ang floor drain ng ating banyo. Dahil sa korte nito ay nagkakaroon ng water barrier kung saan napipigilan nito ang pagsingaw ng amoy galing sa ating mga waste pipes na maaaring sanhi ng pagbaho ng ating mga banyo. Ang water barrier din ng mga traps na ito ay pumipigil sa paggapang ng mga bulate, ipis, naga o iba pang insekto mula sa piping ng ating mga banyo. So para iwas sa pagsingaw ng mabahong amoy, mga bulate, daga at insekto, magkalimutan ang ating mga traps. So yun ang importance ng proper ventilation at paglalagay ng traps sa ating mga banyo. And lastly, mistake number 5, ang indoor septic tank. So if kung napanood mo na ang ating video about construction mistake, siguro alam mo na to. But for those hindi pa, well, ulitin natin i-discuss. By law, yes, nasa batas, dapat ang septic tank ay nasa labas ng bahay. Bakit? Siguro marami sa ating nasanay na directly nasa ilalim ng ating banyo ang ating septic tank. But mali po ito. Una, dahil ang septic tank ay dapat may manholes. Ito yung bubuksan if ever kailangan linisin ang inyong mga poso negro. Dito dinadaan ang malaking tubo para sumiksip ng dumi kung napuno na ito. Mahirap naman kung bubutasan mo pa yung bathroom floor para lang dito. At awkward naman kung may makikita kang manhole sa loob ng banyo mo, di ba? Kaya mas advisable na nasa labas ang septic tank. Second reason, ang loob ng septic tank ay may nag-accumulate na gases gawa ng bacterial activities. These gases can be highly explosive. Rare man ay may insidente na sumasabog talaga ang septic tanks. Pag nangyari ito at nasa loob ng bahay ang septic tank, baka magkaroon ng injury sa mga occupants, especially doon sa gumagamit ng banyo. So again, build your septic tank outside your house. So yun ang ilang tips to avoid common bathroom design mistakes. We will discuss naman different bathroom designs in our upcoming videos. Kaya stay tuned. Sana nakatulong ang video ito. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Ulit, ito ang yung Kuya Architect at kita-kita tayo sa next video. Kaya, bye!